Ngayon kung kasi po nasupport ang ating gagawin. DIY na support. Ito po. Mas tipid po ito. At mas makamura po tayo. Make sure na matalas ng pang... Tapos natin kuchino na ako yan. Ingat-ingat din po. Okay na lang. Lahat na yan mga okay. So, kailangan natin ngayon mag... dagdag ng kaalaman para hindi lang tayo bili ng mga tataas ang presyo na papamahal tayo mga okay. Sa panahon ngayon, lamang ang may alam. Hello po mga kuya. Andito tayo sa bahay. Meron din po kaming oven. Tsaka salan-salan dito. Meron din po kaming pansalan sa amin. Ang nagbabantay naman po dito ay si Mrs. So sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng supot. Yung supot papel na DIY. Last video, pinakita ko sa inyo yung mga uri ng support, mga differences of support ng ganitong support na uri. So, ito yung yari ng support na nabibili natin sa tindahan. So, maganda tong support na to, kaya lang medyo may kataasan ng presyo. Kaya, yung gagawin natin is mura at mas makakatipid tayo, mas practical na support ang ating gagawin. So, ibinili akong isang roll yung support ito. 36 pesos. 36 pesos, ang laman nito ay 15 piraso na brown paper. So, tatabasin natin to. So, ganitong klase po ng support ang ating gagawin. Ganitong klase po ng support ang ating gagawin. DIY na support. Ito po. Mas tipid po ito. At mas makamura po tayo. Kasi sa gusayari ng support, isa sobrang mahal po. Kasi namimili ako ng ilang piraso lang, maabot ng 1K agad. Oh no! So, eto mas makakatipid tayo. Ito po yung kanyang finished product. Pang 20 or 10 pesos, 20 pesos. At mas malaki. Mas malaki for 30 to 40 pesos naman po siya. Ito po yung presyo niya. Pero kung gusto talaga nating makamura, may binili akong isang bundle mga kuya ito. Isang bundle po ito, siguro ang laman nito ay 1,000 pieces. Magandang pa-klase ng papel, makapal siya. Kasi mayroong ding mga papel na maninipis. So maganda yung Kimco at saka yung Buffalo na name, na brand. Kasi makapal po siya. So, ito po ang laman niya. Siguro 1,000 pieces ang laman nito. Compare dito sa nabili natin na isang rollo, 15 pieces, 36 pesos. Siguro mas makamura pa rin tayo dito sa isang bundle. Kasi maramihan na to eh. So, try natin gumawa. Tuturo ko sa inyo mga kuya.
So yun mga kuya, unahin natin yung sofot na malaki, yung for 30 pesos to 40 pesos. So, ito yung kabuuan ng brown paper. Ipo-fold natin siya sa gitna mga kuya. Make sure na banta yung labas natin. Tayo muna natin. Patay na siya. Tapasin natin sa gitna. Make sure na matalas yung pang tabas natin kuchilyo mga kuya. Ingat-ingat din po kung gumagamit tayo ng kuchilyo. Mga tayo masugatan. Tapos, ito yung kalahati mga kuya. So, gagawin natin, nahatiin uli na. Ipupold natin uli sa gitna. Ayan. So, puro gitna lang siya mga kuya. Ayan, tantay. Gitna lang to itong ating malaking supot. Ayan, ito na naman po yung kalahate. Yung ating 1/4. So, kung gagawin natin, gitna po ulit. Tapin natin ito para makita ang mga kuya natin. So ito po yung 1/8. So hahatiin po uli natin ito. Ayan. So ito po yung sa gitna lang mga kuya. Ingat po tayo sa kutsilyo matalas. So yan, hati na po ulit. Tapos ipo-fold natin siya ng sa gitna ng pa-slant. And huwag natin ipapantay mga kuya. So yan. So pag pinold natin, ganito yung kalalabas na niya mga kuya. Medyo naka slide siya. Kasi ito yung ating ayan. Kita niya mga kuya. Kasi ito ay didikit natin mamaya. Ayan, yung side na yan. So, ayan, meron na tayong isang natabas. Pagyan natin po. Pupold natin siya ng hindi pantay. Nahatiin natin kanina ng 1/4. Nahatiin po uli natin sa gitna. So bali ang hati po nito ay magiging 1/8 sa isang brown paper. Ito na yung nahati natin na malaking supot mga kuya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nahati. 8 times 15 is 120.
pieces. 120 pieces mga uya. Sa halagang 36 pesos. So ang presyo ng supot number 4 ay 45. At ang presyo po ng supot number 5 ay 55. Yun po yung pang 40 pesos na supot. Yung yari na po. So ngayon naman po yung maliit na supot. Yung pang 20 pesos at 10 pesos. Same lang po siyang size. So ang gagawin po natin ay tatabas muna tayo ng medyo maliit. So, tatabas muna tayo dito. Mga isang dangkal mga kuya. Ayan. Isang dangkal. Tabasin natin. Ingat po ulit sa pagpatabas. Ingat po ulit tayo sa pagpatabas. Matalas ang ating hati po ulit sa gitna. Huwag sa gitna. Tantay natin. Putol. Tabas. And then, hold. Pero huwag po natin ipapantay. Medyo naka slide siya. Yan. Ito mga kuya. Hindi siya pantay. Kita niyo. Ayan. Tapos ito po. Ayan. So, gitna na rin po ito. Puro gitna na po ulit. Ginawa natin sa malaki is diretso agad sa gitna. Pero dito naman sa maliit is pumutol muna tayo ng kabraso para maliliit yung magiging talos. Ingat po sa pagtatabas. Ayan. Puro gitna na po siya ulit. Yun lang po yung pinagkaiban ng malaki at maliit. Sa malaki, diretso, gitna na agad yung kanyang ating tabas. Pero sa maliit po, tatabas po uli muna tayo ng ano, na maliit. Sandangkal. And then yung deres po, puro gitna na po. So ngayon po, gagawa na tayo ng paste. So arena. Mga dalawang kutsara lang mga po. Ayan, marami na yan. Ayan, tapos tubig. So huwag masyadong marami mga kuya. Kaluin natin mabuti para walang buo-buo.
ako sa bisikreto dyan mga kuya. Kasi ito, napapanis to. Isang araw lang, panis na yan. So, sikreto dyan, lagyan natin ng suka. At, konti lang. Para hindi siya mapanis. Then, lutuin na natin. Ayan. So, patay na natin. Luto na yan mga kuya. Ipandikit na tayo sa brown paper. So, ngayon mga kuya, bago tayo magdikit, paghiwa-hiwalay natin siya isa-isa. Para madikit natin. Pag-iwa-hiwalay natin. Pag-iwa-hiwalay na natin mga kuya. So ngayon naman, pag susunod-sunod na natin siya para lagyan na natin ng paste. So yan. Pwedeng diretsuhan. Ganyan, pwede. O pwede rin namang isang lagay na lang ng pandikit. So, titiklop natin siya sa gitna. Ayan. So, yung ginawa ko, tiniklop ko sa gitna para isang lagay na lang. Lahatan na yan mga kuya. So, kailangan natin ngayon dagdag ng kaalaman para hindi lang tayo bili ng mga pataas ang presyo, napapamahal tayo mga kuya. So, sa panahon ngayon, lamang ang may alam. So, ayan. So, ayan mga kuya. So, isang buo na siya. Baliktaran na yan. Pati dito, meron ng digit. Yan. So, yali na siya. So, meron na tayong supot. Okay. Ngayon, pag natuyo, papatuyin pa natin. Kasi hilaw pa yung, basa pa yung kanyang paste. So, meron na tayong supot. Ganun lang mga kuya, paggawa ng supot na DIY para sa brown paper. So, ito na yung mga supot natin mga kuya. Pang 10 pesos, 20 pesos, tsaka 30 to 40 pesos po ito. Ito pa po, ayan, isang box supot. Mga yari na po ito mga kuya. Oh, hindi po ubos yung isang bundle. Yung isang bundle nga pala mga kuya is 900 pesos po yun. Hindi ko nabanggit doon sa ginawa nating video nung umpisa. So 900 po yun, isang bundle. So yun po, kung may tanong po kayo, mag-comment lang po kayo sa comment section at sana masagot po namin at makatulong po sa inyo. Salamat po, ingat po kayo mga kuya. God bless.